What's up mga kabilyer, welcome to my new video. Papanoorin naman natin dito ang finals between Kevin Cheng and Carlo Biadu, the Black Tiger, sa WPA Championship mga kabilyer in Las Vegas. But before that, please like, subscribe, and press the bell button para lagi kayong updated sa next video ko. Let's go! Sana ang laro natin mga kabilyer. Ang format pala dito mga kabilyer, the same format dito, race to 9. Pero kailangan dalawa yung lamang mo before ka mananalo. So yun, magandang laro ito mga kabilyer. So far ito ang pinakamagandang finals na nakita ko sa ano, laro. Chinese Taipei yata ito si Kevin Cheng mga kabilyer, versus dito sa kababayan natin na si Carlo Biadu, the Black Tiger. Finals mga kabilyer sa WPA in Las Vegas. Marami din sumali dito mga kabilyer, sila Jeff Ignacio, sila Johan Chua, sila Paraon. Pero ano, si Carlo ang naglalaro sa finals mga kabilyer. So sinunod ko kagad dito ang finals mga kabilyer para masundan nyo ang laro. Ayun, ang galing ni Kevin Cheng dito. Uy, ang ganda ng draw shot niya para sa black 8. Ito, draw shot din. Perfect. Last ball mga kabilyer. Yun, score natin 1-0. So unang nakascore dito mga kabilyer si Kevin Cheng ng Chinese Taipei. Ayun, nagbe-break. Uy, golden break. Ang ganda. What? So yun mga kabilyer, 1-1 na kaagad ang score natin dito. Dahil golden break, pag break ni Carlo, napasok agad yung 9 ball. Ayun, si Kevin Cheng naman ang nagbe-break. Pero mukhang dry break yung tira niya. Dry break nga. So option ni Carlo dito mga kabilyer. So yun, tingnan natin yung ano niya dito. Yun, defense kaagad yung ginawa niya. Pero may tira si Kevin dito sa yellow one. Uy, ang ganda ng combination shot ni Kevin doon. Ayan, gagamit siya ng 2 rails, 1, 2, papuntang blow 2. Ayan, nandito lang yung blow 2. Andito yung red 3. Ayan, lalagyan lang niya ng left spin. Stand shot yung ginawa niya doon mga kabilyar, para makadating siya dito sa red 3. Ayan, draw shot ng konti. Ayan, nandito lang yung orange 5. So dito, yun, inside ginawa niya. Doon sa side pocket niya kunin itong green 6. Ayun, nilagyan na naman niya ng right spin ng kabilyar para makapunta doon sa 7. Oops, medyo malakas lang ng konti pero okay na rin yun. Ayun, draw shot ng konti dito si Kevin. Uy, yun mga kabilyar, para mahina magtakbo yung white ball, maski follow shot siya pero sa ilalim niya tinira. Doon na lang nagdiferensya sa tumbok, pagtumbok niya, dahil yung tumbok niya follow. Yun, last ball na dito si Kevin Cheng. Yun, score natin 2-1 in favor of Kevin Cheng ng Chinese Taipei. Yung semifinals mga kabilyar, yung kalaban ni Carlo Chang, dito sa finals Cheng. Combination shot. Uy, ang ganda. May preparation shot siya dito sa yellow 1. So ayun,
follow shot na lang ng konti ito dahil ang red tree nasa ibabaw lang. Ayan, ayan lang yung red tree. May lagyan lang niya ng angle para maitira siya dito sa violet 4. Ayan. Uy, yun lang. Nagkamali siya doon pero may jump shot pa naman. Madali lang to sa kanila basta ganito mga kabilyar dahil parang tira na rin yung jump nila. Yun. Kaya lang, yun na scratch. Pagkakataon na ni Carlo dito mga kabilyar para makatay score. Yung unang score ni Carlo Biado mga kabilyar ay golden break. Ayun, last 3 balls na lang si Carlo dito. So atras lang ng atras lang to mga kabilyar. Ayun, gumamit pa siya ng rail. So stop ball na lang ito mga kabilyar or gagamit pa siya ng rail dito. Ayan, gumamit pa siya ng rail. Yun ang stand shot mga kabilyar. May nagtatanong sa akin mga kabilyar kung bakit daw sa ilalim ang stand shot ko kay Carlo na sa ibabaw. Depende kasi yun sa player. Doon na lang magdiferensya yun sa tumbok. Sa ano, kasi yung stand shot kailangan mo i-punch ng konti yung tira mo. Tama naman yung tinanong niya dahil tama yung kang Carlo. Sa ibaba, sa above center yung stand shot mga kabilyar, above center. Pero may stand shot kasi na lalagyan mo ng spin, right spin or left spin. Kaya mahirap i-explain yung ano sa stand shot. Pero tama yung ano nagtanong, tama yung kang Carlo na sa above center talaga niya tinira. Kasi pag stand shot mo yan, i-punch mo pag tira para yung white ball mag-move forward siya. Parang stop ball na ano pinapunch mo. So hindi siya stop ball dahil mag-move forward man yung cue ball. So ang stop ball kasi mga kabilyar titirahin mo sa center pero may punch ng konti. Yung ano, a stand shot sa ibabaw ng center ng konti tapos pagtira mo parang i-punch mo siya pero naka-move forward siya. Pero iba't ibang mga player, so kung anong nakasanayan ng player, yun ang gagawin niya. Uy, nadiskuhido yung spin ni Kevin doon. Kasi nag-hit sa ano sa tip ng butas. Kaya nag-miss siya doon sa black 8 mga kabilyar, pagkakataon na ni Carlo lumamang dito. Ayun, gumamit pa ng 2 rails si Carlo dito para matira niya ang yellow 9 sa side pocket. Yun. Yun, stand shot yun mga kabilyar. Score natin 3-2. Yun, defense na naman gagawin ni Carlo dito. Yun talaga mga ang ano mga kabilyar, dahil may mga player na hindi talaga mag-defense, lalo na yung mga baguhan, yung mga beginners, yung mga up to class C players. Pero meron na ding pag ang player ay marunong nang mag-defense, yung mga class C ay ano na yun, ang level nila ay
almost class B na sila dahil marunong na silang magdepensa. Yun, nagkamali na naman si Carlo, so magandang defense ang ginawa ni Cheng doon. Left hand pa ang ginamit ni Cheng. Ayun. Ayan. Draw shot, oh. Tingnan mo. Oh. Nilagyan niya yun na parang stun shot yun na nilagyan niya ng left spin. So, iba-iba talaga. Nasa ano na yun? Nasa tumbok niya. Kung kailangan talagang i-punch yung tira. Parang naka... Iba kasi yung follow shot dahil parang yung cue mo i-follow mo din. Pero ang stun shot, parang kang nag-stop ball lang. Punch. Ayun, draw. So dito, drop shot na lang to mga kabilyar. Nandyan lang yung black 8. Ayan. Nilagyan niya ng angle papunta dito sa yellow 9. Ayun, follow shot na naman. Top spin. Yun, regular kasi yung daan papuntang 9. Yun, pumasok. Score natin, 3-all. Hello? Hello po sa kanya. Sa kumpad. Ayun, draw shot. Pinatras. Nasa akong t-shirt siguro. Ayun na lang, halil. Ganda naman ng ano doon ni Kevin. Ayan, follow shot with left spin inside. Andyan lang yung black 3. Yun, draw na naman. Mahilig ito si Kevin Singh na mag-draw mga kabilyar. Depende kasi sa mga player, kasi style-style yun ng mga player eh. Meron nga iba nasa top spin yung Q niya, pero pag tira niya, draw pala. Pag yung ano niya, maraming player, tulad ni Bustamante, akala mo i-follow shot niya dahil nasa ipabaw yung Q. Pero pag tira niya, draw shot pala. So, pag tira niya sa white ball, sa ibabaw siya, pero pag ano niya, nasa ilalim na. Kaya umatras yung bola. So yun, iba-iba talaga ang tumbok ng mga player. Magka-diferensya lang yun sa diskarte. Sa mga diskarte, pero yung sa mga tumbok, ayun, lamang na dito si Carlo Biado, the Black Tiger from the Philippines. Yun, dalawa pumasok. Okay, legal shot yun, tatlo pa. Uy, may pasok kaya siya dito sa Bluetooth. Tingnan natin. Uy, mayroon. Mayroong window. Ayun, draw shot ang ginawa niya mga kabilyar dahil ang next is violet 4. Pero nag-miss siya doon. Ayun. Mahilig talaga ito sa draw si Kevin Ching. Si Carlo parang mahilig sa follow shot. Ayan, follow shot lang mahina to. Ayan, tinulak pa niya yung yellow 9. So dito mga kabilyar, tingnan natin, follow shot ito. Yun, nilagyan niya sa inside. 1, 2, 3. Kumamit siya ng 3 rails. Ayun, inside na naman, nilagi. Uy, may angle pala dun. Semi-straight. Para tie score na to. Ayun, pumasok. Tie score na tayo mga kabilyar. Balikatan ang laro dito sa finals ng WPA. Uy,
Scratch ball ang break ni Cheng, mga kabilyar. Pagkakataon ni Carlo ito para makalamang uli. Ayun, drop shot lang, halilang bruto, andyan lang. Ayan, so mahina na lang. Ayan, nandyan lang yung red tree. So nilagyan niya ng angle, mga kabilyar, para makapunta dito yung white follow shot with right spin. Ayan, para sa tira niya dito sa orange 5. Ayan, oh, yun, ang ganda. Yun, stun na lang. Ayan, parang draw ng konti. Kasi parang stun na rin yun dahil sa pag punch niya. Yun, ang ganda. So yun, stop ball na lang. Yun, lamang na naman si Carlo dito, 5-4. Dry break, mga kabilyar, walang pumasok. Soft break kasi ang ginamit ni Carlo dito sa break niya, very soft. Kaya minsan nagka-illegal break. Balikatan yung score nila, mga kabilyar, parang alternate. Ayun, nilagyan ng right spin, drop shot lang. Yun, pero lumayo pa rin yung white ball dahil manipis yung tira niya. Tingnan natin dito, parang iparaon pa ito eh. 1, 2, nice one, ang ganda. Ayun, draw shot na naman. Mahilig talaga ito si ano, draw shot ng konti. Yun, parang masama ang angle niya dito, mga kabilyar, dahil lang 7 ay nandiyan na rin. Tingnan natin, gumamit siya ng 4 na rail dito. Yun, 1, oops, yun lang, nadiskuhido si Kevin Cheng dahil nag-hit yung white ball sa yellow 9. Uy, nag-miss siya sa bank shot. May tira kaya si Carlo dito? Parang wala. So rail shot ito, mga kabilyar. Ayun, pumasok, ang ganda naman nun. What a shot by Carlo Biado, the Black Tiger from the Philippines. Ayun, ang ganda. Last ball na si Carlo dito. Makalamang nakasya ng dalawa dito. Yun, pumasok. So score natin 6-4. Uy, si Kevin naman ang nag ano ngayon, siya na naman ang nag dry break. So option ni Carlo, mga kabilyar. Ayun, ang ganda. Ganda ng drop shot ni Carlo doon para may preparation siya dito sa blue 2. Ayun, follow shot para dito sa red 3. Kaya lang medyo ang angle hindi maganda. Gagawa ng paraan. Yes, pumasok, pero yun nga, wala siyang preparasyon sa violet 4, kaya defense na naman ang ginawa niya. May kita ba? Parang kita ata yung violet 4. Yun, ang ganda naman ng tira ni Kevin Chen doon.
parang may break yung white ball. Kaya lang nagkamali siya sa ano. Yun ang ganda, yun lang. Dahil magaling si Kevin Cheng, sa side pocket niya kinuha yung green 6. Habol na dito si Kevin Cheng. Ayun. Yun, left-handed pang tinira ni Kevin Cheng. Yun, score natin 5-6 in favor pa rin kay Carlo Biado. Dry break na naman si Carlo, mga kabilyar. Ayun, buti na lang hindi masyadong naano ni Kevin doon, kaya defense na naman. Oops, medyo short yung defense niya, mga kabilyar. Wow, what a shot by Carlo Biado. Grabe mga kabilyar, na-control pa niya ang white ball doon. Ang lakas ng tira noon. May kita pala dito yung violet 4. So draw shot ito. Nang konti lang, ayan. So yun, follow shot na lang. 2 rails, 1, 2, para sa green 6. Yun, gagamit lang siya dito ng ano, 1, 2, ayun, parang may break yung bola. Ayun, ang gandang angle niya doon papuntang black 8. Last 2 ball si Carlo dito, palagay ko inside. Yun, inside, ginamitan niya ng inside. Perfect. Yun, lamang na naman ng dalawa si Carlo dito, 5-7. So take note mga kabilyar, ang since range 9 ito, pero may rule sila dito na kailangan dalawa ang lamang mo bago ka manalo. So kung isa lang, maski may ano lang sila, may limit up to kung mag 11 all, so decision na yun. Decision game. Kasi hindi sila matapos mga kabilyar kung laging isa lang ang lamang. Hindi matapos yung laro. Ayun, nilagyan ng right spin. Uy, yun lang. Nagkamali si Kevin doon. Yun, drop na lang dahil nandyan lang yung orange 5. Yun, follow shot. 1, 2. So, gumamit yan ng 2 rails mga kabilyar. So, dito follow shot na lang ito para papuntang black 8. Ayan. Ayan, draw shot lang ito ng konti. Yun. Yun mga kabilyar, score natin 5-8. Heal na dito si Carlo. Yun, may pumasok 6 ball. At may tira siya dito sa blow 2 mga kabilyar. Tingnan natin makapitalize ba niya ito. Yun lang, nag-miss si Carlo doon.
Sayang yun, panalo na sana si Carlo dito. Yun, follow shot lang. Andiyan lang yung Violet 4. So, dito. Ayun, tinira sa ilalim. Draw lang ng konti para sa orange 5. So, the same para sa, ano, ayan. Para sa 7 ball. Pasensya na, hindi ko alam ang color na ito. Yun, last 2 balls na si Kevin. So, remember mga kabilyar, pag kailangan talaga dalawa ang lamang dito bago ka manalo, hindi pwede isa lang. Yun, 6-8 na mga kabilyar. Sayang yun ang tira ni Carlo. Pinaganda pa kasi niya yung tira niya sa blow 2. Kung simple na lang yun, pwede na niya i-drop yun kasi ang 3 balls, ang red 3 ay nasa malapit lang sa butas. Ayun. Medyo nag-blurred. Ayan. Punch. Yun ang punch shot mga kabilyar. Punch. Yun, ganun din. Ahabol dito si Kevin Ching mga kabilyar. Sayang ito pag hindi ma-champion si Carlo dito. Ang diferensya ng price dito ay $5,000. Ayun, 7-8 na mga kabilyar. Kailangan na ni Carlo dito, manalo siya dito. Ayun. So pagkakataon na niya dito mga kabilyar. Kasi kung manalo si Carlo dito na rack na ito, kung manalo siya dito, dalawa ang lamang niya, 7-9. Yun, sumubra yung tira niya. Medyo malakas. So, kailangan niya dito ubusin ito para manalo na siya. Uy, yun lang. Parang kinabahan si Carlo doon ah. Nag-miss siya ng ganun na shot mga kabilyar. Ising-isi na sa kanya yun. Iba talaga pag nasa finals ka na. May pressure talaga. So yung mga kabilyar, kung mag-eat all siya dito, kailangan mag- manalo ka ng 2 straight. Yun nga. Mag-tie score nga dito si Kevin Ching. Yun. Score natin 8 all. Yun, may nilagay na ano dito mga kabilyar, win by 2 unless 11-11. So yung 11-11 mga kabilyar, yun ang yun ang limit, hindi pwede lalagpas doon. So malamang kung may mananalo, 12-11 yung score, pwede na decision game. Grabe, tatlong sunod na rock ang si, ano ni Kevin dito. Dalawa kasi yung mali ni Carlo, dalawa. Ayun. Panalo na sana si Kevin Ching dito kung wala ang roll na ito, win by 2. Lumamang pa si Kevin from 5-8 naging 9-8.
Yun. Score natin 9-8, pero hindi pa panalo si Kevin Cheng dahil kailangan dalawa yung lamang niya. So kung manalo si Kevin Cheng dito sa rack na ito, mga kabilyar, panalo na siya 10-8. Dalawa man lamang. Pero pag matay score ito ni Carlo, kung matay score ito ni Carlo, may pagkakataon pa si Carlo. Ayun, may tira si Carlo dito sa blow 2. Pero andyan yung red 3. Tingnan natin kung ano discard niya dito. Nilagyan nata niya ng yun. What? Ano yun? Yung mga kabilyar, minamalas na si Carlo dito sa roll ng bola. Yun, good shot lang. Parang ang ganda ng defense dito. Wow! What a defense by Carlo Biado. Ayun, may tira na naman siya dito sa red 3. Pagkakataon na naman ni Carlo dito maka-tie score. Kaya lang, long distance. Hard shot. Uy, walang hard-hard kay Carlo. Ang ganda pa, pinush. Push ng... Tinulak pa ng Bulamano yung 7 ball. Ayan, draw shot lang ng konti. So, yun, follow shot inside with left spin. Nilagyan niya ng inside, mga kabilyar, dahil ang green 6 ay nandito lang. Ayun. So, dito, pwede din draw shot. Ayan, pabalik dito sa 7 ball. So, draw shot lang ng konti. Ayan. So, magta-tie score na naman ito, mga kabilyar. Yun. Tie score na tayo, 9-all. Kailangan talaga dalawang lamang para manalo. Yun, nag-blurred man. Oops, muntik na. Uy, bad shot doon si ano, mga kabilyar. Bad shot si Kevin doon. So, si Carlo ang ano ngayon. Ayun, pumasok. Gusto ata ni Carlo i-combination shot itong blow 2 papuntang yellow 9. Yun, pumasok. Lamang na naman si Carlo dito. Dry break na naman. But gumamit si Carlo ng soft break. Dapat inano na niya yun eh. Malakas. So, makatay na naman dito si Kevin pag maubos niya ito. Ayun, draw shot, mga kabilyar. Tinira niya sa ilalim. Yun, ang ganda ng draw ni Kevin. Pinahit pa niya ng rail dito sa ibabaw. Yun, tin shot. Scratch! Oops! Swerte siya doon. Ito, draw shot with lip spin. Lagyan niya ng lip spin. Draw. Heavy. Yun. Pook! Ayun. Ang ganda. Ayan. Yun, last ball na siya dito for the tie.
Tie score na tayo mga scabillier, 10 all. So take note, kung 11-11, tsaka sila mag-desisyon. Ayun, gandang break ni Kevin, pero walang tira siya doon sa blow 2, kaya push ang ginawa niya. So yung push mga kabilyar, magawa lang ng player yun after the break without being foul. So yun, jump cue na naman. Yun, what a shot by Kevin Cheng from Chinese Taipei. So tingnan natin, mahirap itong Violet 4. Tira niya ng manipis with inside spin. Uy, ang ganda, perfecto mga kabilyar. Ang ganda ng thin shot ni Kevin doon mga kabilyar. Mahirap yun ah. Yun lang, nag-miss siya doon sa orange 5 mga kabilyar. Kaya lang, binabina siya dahil walang tira si Carlo. Yun, two-way shot yun mga kabilyar. Draw shot at saka defense. Ano, bank shot at saka defense. Ayun, ang ganda ng counter ni Kevin doon mga kabilyar. What a counter defense by Kevin Cheng. Oops, ang malas naman. Pasok, 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 pasok. Uy. Ito mga kabilyar, grabe yung tira ni Kevin dun. Paano niya tinira yun na hindi nag-scratch? Draw shot. Ayan, draw shot ng konti. Wrong sided lang, pero draw na rin ito. Ayan. Lamang na dito si Kevin Cheng mga kabilyar, 11-10. Medyo nag-blurred yung video. Ayun, may tira si Carlo dito, pero defense pa rin ang ginawa niya. Ayun. Parang pagod na mga player ah. Uy, muntik nang pumasok ang 7 ball. What? Grabe nga tira yun. Yun ang tira ng mga world champion mga kabilyar. Yun, draw shot na with left spin. Ayan, boom. Ang ganda ng ano nya, speed control. Ayan, drop shot na lang dahil andyan lang yung violet 4. Next is orange 5. Ayun, draw shot. Draw din ito mga kabilyar dahil ang 6 nasa baba. Ayan, lagyan pa niya ng spin. Grabe talaga mag-control lang mga player na ito. O, nilagyan pa niya ng inside ito. Pwede na ito yung simple. Yun, nilakasan pa. Yun, 11 all. Di
decision game na po ito, mga kabilyar, dahil 11 all na. Wala nang win by 2 dito. Kaya lang, nag-miss si Carlos sa blow 2. Ang ganda naman ang counter defense ni Kevin. Tinira niya sa malayo. Uy, nag-miss si Carlo doon. Sayang na sayang yun. Sorry mga kabilyar, nag-blurred yung video. Ayun. So wala nang win by 2 dito mga kabilyar. Dahil 11 all na ang score. Wala, tatlong bola na lang. So sinimplihan na lang ni Kevin dito. For the win! Yun! Panalo si Kevin Cheng mga kabilyar. So sayang yun mga kabilyar. Ang daming miss ni Carlo doon. Siguro pagod na si Carlo doon mga kabilyar. Pero okay pa rin dahil runner up siya sa WPA mga kabilyar. So yun lang mga kabilyar. Kung nagugustuhan nyo ang mga video na ganito, please like, subscribe, and press the bell button para lagi kayong updated sa next video ko. So, keep safe and God bless.